Hello guys, welcome back again sa ating another videos, and for today's videos, i-continue natin yung pagbabahagi natin ng kaalaman tungkol sa Arabic words na naririnig at ginagamit araw-araw, or kahit hindi araw-araw, basta magagamit natin siya pag nandito na tayo sa Qatar. So, hindi lang sa Qatar, maaaring magamit nyo rin ito sa ibang parte ng Middle East. Bago ko umpisahan ang video na to, please subscribe to my channel, like, and comment down below. And please watch my other videos po. And so, ang ating Arabic words for today is magbibigay ako ng isang salita, and then ibibigay ko rin yung kanyang kabaliktaran na salita. So, let's start our videos. So, first one is Jamila. Jamila, maganda. Or Helwa, pwede rin. Helwa, Jamela, sim-sim lang. Sim-sim means the same. Parehas lang na kahulugan. Jamila or Helwa. So, Kabi. Kabi, pangit. Kabi, inti kabi. Madalas mo tong maririnig sa mga bata na nag-aaway, lalo na sa amin dito kasi laging sinasabi ng batang babae, inti kabi, kabi, kabi. Lagi siyang nanggagaganon. So, yun pala yung meaning nun, pangit. So, Helwa, Jamila, maganda. Kabi, pangit. Kabir, malaki. So, pag inutusan ka ng amo mo na hati ni Harara Kabir, so, ibig sabihin, malaking harara. Harara sa kanila is yung parang sa ating kaldero or kaserola, parang ganun. Basta lagayan siya ng pagkain na kumbaga gusto nila intact na mainit. So, kabir. Sagir. Sagir means maliit. So, pag sinabi naman ng amo mo na hati ni harara sagir, means maliit na harara. Maria, hati ni harara sagir. Sagir means harara na maliit. Tawil, mahaba. Yabi, example, ana yabi ruti tawil. So, gusto ko ng tinapay na mahaba. Tawil, mahaba. Kasir, kasir, maikli. So, ana yabi ruti kasir. Gusto ko ng tinapay na maikli. So, kung magpapagawa yung mga bata, di ba may binibenta dito na tinapay na mahaba, may maikli. So, ruti, parang yun natin yung sliced bread. Ano nga ba yung ang tawag nga nila sa tinapay? Basta, yun. Tawil, mahaba. Kasir, maikli. So, kung feminine naman, tawila. Kasir. Kasir. So, basta pag ano, reminder lang din na pag babae yung kausap, laging may ah sa dulo. Kagaya ng Jamil, Jamila, Jamil, Jamila. So, Jamila, may ah sa dulo. Kabi, Kabiya, may ah sa dulo. So, Kabir, Kabira. May asa dulo. Pag feminine, ang kausap. So, pailan na ba tayo? Ang next naman is Karib. Karib. Minsan maririnig nyo yung Karib na ano, ga, ga, garib. Minsan naririnig ko rin yung si amo na ga, garib. Pero ano siya? Q. Q yung ano niya? Karib. So, ibig sabihin nun, malapit, malapit. So, pag kunyari, tinanong ka ng amo mo, di ba? Pag lumabas kayo, tapos natawagan ka ng amo, sabihin niya, Maria, inti when? Sabihin mo naman, ana karib. So, ibig sabihin, malapit na ako. Parang, I'm on the way. So, ana karib. Ana karib tarik. Ganon. Oh, parang ganon. Basta sabihin mo na, malapit na ako. Kasalungat naman is baid. Baid means malayo. Maria, ente when? Ana baid. Ana baid. So, malayo pa ako. I'm far. Parang ganon. Malayo pa ako, madam. So, ana baid.
Baid. Ana Baid. So, pasensya na sa pag-pronounce ko kasi hindi talaga ako, ano, syempre hindi naman tayo Arabic speaker. So, pasensya na sa the way ng pronounce ko. Jadid. Jadid means bago. So, sasabihin sa'yo ng amo mo, Maria, hadisa wikasil, asyan jadid. So, sabi niya, Maria, labhan mo to dahil ito ay bago. Jadid means bago. Kunyari, pag nakita ka ng bago na katulong, sabihin ng kasama mong ibang lahi na, Inti jadid? Bago ka? Sabi mo naman, ana jadid. Jadid. Kung hindi ka naman bago, kadim. So, luma. Sabi mo, la. Ana kadim kadama. So, ana kadim kadama. I'm 5 years na, so ana kadim. Ana mafi jadid. So, ang last word natin is yung har. Har. Yung pinaka-common na laging pinagagamit natin. So, har means mainit. Diba? So, ang kasalungat niya is bard. Bard means malamig. Bard. So, yun yung mga lagi niyong naririnig sa bahay ni amo. Yung har, anayabimay har, or normal har. Har, so mainit. Anayabimay, bared. So, may bared. Malamig na tubig. So, yun lang guys yung ano natin ngayon for today's Arabic words natin. So, sa mga next na videos natin, magbabahagi ulit ako ng Arabic words na pwede nyo magamit sa bahay ni Amo. So, comment lang kayo kung anong gusto nyo i-question dyan sa baba. And yun lang guys, and maraming salamat sa inyong lahat. So, bye-bye!